and welcome back to my channel. So for today's video, itatry na natin ang binili nating Boya na mic or Boya lavalier mic. So ito siya, binili natin siya nung nakaraan and in-unbox natin. So ngayon natin titignan if okay ba siya pagdating sa mga noise reduction na meron sa atin ngayon and also sa ating content. So ano nga bang, paano nga ba natin itatry or ano nga bang gagawin natin? So tayo ay magluluto mamaya ng ham and cheese roll. So napagtripang ko lang guys na gumawa ng ham and cheese roll. So pero syempre bago tayo magagawa kailangan makapligo muna tayo, maliligo muna tayo after this dahil meron tayong ginawa, nagpakabit rin kasi kami ng signal. So not sponsored yung signal na yun. So kaya ngayon lang napag intro at ngayon lang maliligo ulit. So kaya kung bago ka dito, i-subscribe mo na ang aking channel at ako ang bahala sa'yo. So, titingnan natin yung difference ng meron tayong mic at walang mic. So, yung mga nakaraan nyo, yung unang-una is wala tayong mic. Ngayon, titingnan natin if okay ba ang kakalabasan ng mic na to. So, para magawan rin natin siya ng content about the review. So balik ako after kung maligo para makapag-umpisa na tayo ng ating pagluluto. So yun na nga, nagbabalik na tayo. So tayo ay naka-prepare na. So, unang-una kailangan is yung tinapay na naka-flatten. So, hindi ko naipakita sa inyo kung ano yung procedure para mag-flatten tong mga tinapay na to. So, meron tayong siyam na peraso. Nga pala, bago ang lahat, ikakabit natin ito. Kaya na ikabit, sayang. Wala tayong problema dahil mahaba talaga yung kanyang cable. So ayan, nakamic na tayo. So siguro naman mas dinig nyo na rin. So kailangan syempre naka hand gloves para malinis ang paggawa. So unang-una kailangan natin is yun, tinapay. Pangalawa syempre kailangan meron tayong ham. So, yung ham natin, ito. So, not sponsored. And also, meron tayong keso na bubuksan ko pala ngayon. Then, breadcrumbs and itlog. So, hindi man makakita masyado, pero naka-scrambled again. So, unang-unang gagawin nyo, guys, syempre, kailangan nakahanda na lahat. So, tara i-ano na natin tong keso na ito para dire-diretso tayo. And bago nga pala natin matapos ang video mamaya, magsi-shoutout tayo ng mga kaibigan. Nagpapa shoutout, mga nagpapa flex ng kanilang mga pangalan. So depende na sa inyo guys, pwede ang isang cheese para sa dalawa. Depende yan kung gusto nyong buong cheese or gusto nyong
half lang nung cheese yung ilalagay nyo. Kasi nandun pa rin naman yung magiging parang lasa niya once na nailagay nyo siya. So, unang-una syempre kailangan yung unang-unang tinapay nyo is, diba, naka-flatten yan. So, isang flat surface na kagaya ng gamit ko ngayon na ganito. And, ipapatong nyo dun yung inyong ham. So, once na na-plot nyo na, yun, dun nyo ilalagay yung pinaka-cheese. Ngayon, nasa sa inyo yun kung gusto nyo yung cheese is half and or kung gusto nyo buo. Pero kasi sa akin, mas prefer ko yung half. So, hahatiin ko to sa dalawa. So, syempre, kailangan i-open natin to. Dumidikit sa ano, sa tape yung ganyang plastic. So wait lang, kuha tayo ng a few moments later. So, dahil nga gusto natin is half lang. Half of the cheese lang yung ilalagay natin. So, isang ganito lang siya. Doon sa ibabaw ng ham. So, kakalabasan niya guys is ganito. So, lagay na natin itong pangalawang balot natin. So, kahit, syempre kahit nagugas tayo ng kamay, mas maganda yung maayos pa rin yung present. So, kakalabasan niya ganito. So, tinapay sa ilalim, ham, and then yung keso. So, once na nagawa niyo na yan, iro-roll yun na yung inyong tinapay. So, once na na-roll yun yun na, so, syempre, naikot nyo na ng ganito. Maliit pa nga talaga yung tinapay natin or masyadong malaki yung ham yung nabili. Gagamitan natin siya ng toothpick. So, kahit dalawang toothpick, both sides pwede na. So, yan, nakaready na yung una. So, paulit-ulit lang hanggang sa matapos yung inyong, kung ilan yung gagawin yung ham and cheese roll. So, dahil sa ano pa naman tayo, talagang buo talaga ng ham yung kinakabit natin. The same thing, lagay yung cheese. Ngayon, pero kasi medyo hindi pa tayo nagmemerienda at medyo gutom tayo, pwede natin papakin yung tinanggal pala natin sa tinapay ng gilid. Yung mga brown. Kasi malinis naman yan.
So same thing pagkaikot, tusok, kabilaan. So paulit-ulit lang. Tinapay, ham, and then queso. Queso. So para mabilis eh babalikan ko kayo pagka sa next procedure na. So balik ako in a while. So ayun na guys. So inulit. Ano na tayo? Tapos na ang ating first step na balutan. Nabalot na natin sa tinapay ang ating ham and cheese. So next naman is yung paglagay ng breading or ng bread crumbs at yung pagkumpano. So unang-una syempre kailangan yung isang pinaka ano iaano nyo sa mismong itlog. Kasi ang purpose nito para dumikit sa kanya yung bread crumbs. Pa? At titingnan ko po yung pagkaano. Wait lang po. So, once na nailubog nyo na or nabasa na yung inyong ham and cheese roll ng egg, eh. Tsaka nyo na siya mababalutan nung mahiwagang bread crumbs. So, ganun lang ulit, paulit-ulit para matapos ang kung ilang peraso. Gamit ko kasi ngayon is 9 pieces. Eh. Kaya, kumbaga, siyam na beses natin gagantuin siya. Ayan. So, paulit-ulit lang yan. So, sa ano yun nilo Harvey? So paulit-ulit lang. Yung egg nyo guys, pwede nyo tintlahan lang. Depende yan sa inyo kung titimplahan nyo mismo yung pinaka-itlog or hindi. Pero mostly kasi talaga tinitimplahan yan para additional na lasa. So, depende yan sa dami. Kung mas maganda, at least 2 to 3 eggs ang gagamitin. Pero pagka malaki talaga yung itlog, kahit 1 to 2 lang, pwede na. So, paulit-ulit lang. So, siguro babalikan ko na kayo pag natapos para mas mabilis tayo and para in case na may tumabog sa atin sa tindahan eh, makapagbenta tayo ng maayos. So, be right back lang mga tropa.
So, yun na nga, tapos na natin yung ating pagbalot, lulutuin na natin siya. So, sa isang frying pan or sa panluto nyo guys, eh, kailangan siguro mga kalahati ng gantong mantika or basta medyo marami-rami. So, setup na natin yan. Parang kulang pa. Yan. So, yung ating ginawa, guys, na ham and cheese roll, diba, meron pa siyang toothpick. Tatanggalin nyo siya pagka naluto nyo na. Para kumbaga kasi, ang purpose ng toothpick na yun is para mag-hold. Or ma-hold yung mismong tinapay, hindi siya yung mag-loose. Yun yung pinaka main purpose niya. Siyempre kailangan lahat ng gagamitin nuhugasan. So, tsaka dapat tuyo para ayos. So, pag napansin niyo yung mantika, guys, is luto na or may init na talaga yung mantika natin. Pwede niyo na umpisan ilagay yung inyong pad ginagawa o yung inyong ham and cheese roll. So, antayin nyo siya hanggang sa mag-brown yung kanyang mismong pinaka-kulay bago nyo siya hanguin. So, isa pa to sa mga matagal na proseso. So, babalikan ko kayo pag tapos na tayong lutuin siya and para makita nyo yung final product. So, wait lang guys and relax lang kayo mga tropa. So, yun na nga, tapos na tayo. Patay na muna natin ito para ano. So, tapos tayong lutuin ang ating mahiwagang ham and cheese roll. So, medyo sablay pa nga ngayon dahil may tumawag kanina and hindi ko nabantayan agad na or nabalikan kaya may mga part may iba dito eh medyo talagang totally browned or na, halos mang masunog. So patikim na natin. Patikim na natin. So lola. Guys, yun nasa gitna yun hiwa. Nirerespeto naman daw niya ang pagsasa publiko ng pangulo sa listahan dahil tungkulin niya ito. Sinusuportahan din daw ni Wong ang anti-grab campaign ng pangulo. Ikinagulo. Bakit wala ito ano? Sa kanyang pangalan. Okay, hindi niya may construction project. Sa kagal diba ni Mama mo na meron ano? Isa tuna? Iba naman po yun. Ito naman ham and cheese roll. Yung kanya naman parang tuna panada. So nagustuhan. So mamaya yung isang jury natin eh darating. So malalaman natin ang kanyang judge. Tignan nga natin. So so kahit yung cheese eh nasa loob tsaka hindi siya masyadong ano naluto siya yung kumbaga parang natunaw siya sa loob kaya kumbaga parang naging mozzarella cheese siya and then yung kanyang ham eh talagang naluto plus yung yun nga yung labas
matik yun. Tapos eh, makapapansin nyo naman eh, ano, siguro kung i-grade ko, may improvement pa to. Diba mga, nasa 7 pa lang ako. 7 out of 10. Kasi may mga i-improve pa ako, like yung sa size, kasi talagang parang ang liit ng tinapay natin na nagamit. And so ayun, tamang luto lang, tamang food trip lang ang gagawin ko. And 2 hours later. Oh, yun na nga, nagbabalik na tayo and tapos na tayo mag linis doon and sa ating kitchen. So naglugas kagad tayo ng ating pinaggamitan, kasi syempre pagka nagluto ka, kailangan marunong ka rin maglinis. So and naubos ko na rin yung dalawang hiniwalay ko para sa akin, kasi medyo nagutom talaga ako sa pagluluto. And yung mismong nagluluto sa amin ng ulam eh, nagustuhan niya ang ginawa ko. Hindi daw siya sobrang alat na, kumbaga yung alat niya isaktuhan lang, dahil kinalahatin rin natin yung keso. So siguro ang sablay ko lang or palpak ko lang naman daw ata dun is yung tinapay, medyo maliit talaga. So kita try ko pa ulit sa susunod yan, sa ibang araw, pero syempre gagamitan natin siya ng ibang tinapay. And also tatry natin ulit or magtatry pa ako ng iba pang gagawin or lulutuin para sa inyo mga tropa. So hindi nyo man nakita masyado yung preparation natin ng ating mga ginamit kanina. So ilalagay ko na lang kung ano-ano yung ingredients or ano-ano yung ginawa ko na or binili natin para do sa pagkain na yun. So again guys, so sa mga gusto magmerienda dyan, sa mga gustong tumibog lang dyan ng chill at meron naman kayong tinapay, may keso, may ham, may breadcrumbs and may egg kayo. Ayan. Patok na merienda rin yan. And also, pwede nyo rin yan appetizer. Baga, pampagutom. Ayan. Yan yung pinaka main purpose ng ating ham and cheese roll, ang maging appetizer, kumbaga pauna siya. Excuse me. So ayun na nga, siguro tatapusin ko ng ating video na ito. So kung nagustuhan mo na mo ay i-like mo na and i-comment down below ang gusto mo pa susunod nating video. And also share mo na rin itong video na to sa mga tropa mo. And also don't forget to hit that notification bell para sa akin. So bago tayo magtapos ta mismo, shoutout sa ating mga kaibigan, shoutout kay Jam Quest Mundo ng Jam Q, kasama kong streamer. At shoutout din sa iyo, Nelson Alado. So, yun yung tropa ko, taga rito dati sa amin, malapit. So, siguro, tatapusin ko na agad ang ating video na ito. So, ingat kayo lagi and God bless sa inyo lahat. And see you on my next vlog. Bye!